welcome to my vlog! Ako po si Gunet George C. Aicardo ng Grade 5 Diamond. Aking ipakikilala sa inyo ang larong Pinoy. Ano nga ba ito? At alam mo ba kung ano pa ang ibang tawag dito? Alam mo ba ang mga larong Pinoy? Paano kaya nabuo ito? At ano-ano ang mga benepisyo sa paglalaro nito? Halina't ating alamin! Ang larong Pinoy ay tinatawag ding larong lahi. Ito ay mahalagang simbolo sa ating pagiging Pilipino. Ito ang pagkakakilanlan ng isang pagkatao at pagkabansa. Dito unang nalinang ang ating pagkikipagkapwa, natutong mag-isip at gumawa ng desisyon na alam nating makakabuti para sa atin. Paano nabuo ang larong Pinoy? Ang mga tradisyonal na larong Pilipino ay nabuo sa pamamagitan ng mga malikhaing isip ng ating mga ninuno ilang taon na ang nakalilipas. Ang mga larong ito ay bunga ng paghangad ng mga Pilipino noon na magkaroon ng mapaglilibangan. Narito naman ang mga benepisyong makukuha sa paglalaro ng mga ito. Narito ang mga halimbawa ng larong Pinoy. Luksong tinik, luksong baka, langit lupa, tumbang preso, patintero at piko. Ang katutubong laro ay maituturing na palatandaan ng isang lahi. Kung kaya, dapat nabalikan at pangalagaan sa pamamagitan ng aktong paglalaro hanggang sa muli, paalam!